So nandito tayo ngayon mga chapapya. I-share ko sa inyo kung ano yung mga apat na dahilan kung bakit kumakalas o tumatalon yung kadena ng motorsiklo natin. Actually, napakahalaga po nito na alam nyo kung ano yung mga dapat nyong ingatan o iwasan para hindi dumating sa point na tumalon yung kadena nyo, kasi medyo hassle to pag nangyari sa inyo sa kalsada. So ito yung apat na may bibigay ko sa inyo, pinagmumula ng dahilan kung bakit tumatalon yung kadena ng motorsiklo natin. So unang-una, unahin muna natin, pag yung kadena nyo ay maluwag. Yan, sample na lang natin to. Pag maluwag yung kadena nyo, syempre, hindi siya kagat na kagat sa sprocket, pwedeng tumalon yan. So yun, kailangan ma-monitor nyo na tama yung tension ng kadena nyo. May tamang sukat yan, yung proper tension ng kadena. And then, sa pangalawa na tayo, kailangan din yung kadena nyo naka-align yan. Yung pwesto niya from rear sprocket to engine sprocket, kailangan naka-align yan. Pag misalign yung kadena nyo, nakatagilid po yan, so pwedeng tumalon yan. So hassle na naman yan pag natalunan na naman tayo. So kaya mahalaga, ma-check nyo yung alignment ng kadena nyo. Meron naman yung adjuster dito kabilaan. Kailangan sakto yung pagkaka-align nyo dyan. Meron naman yung mark din. Pwede nyo rin silipin dito sa kadena, from rear sprocket to kadena, nga to engine sprocket, kung sakto yung align ng kadena nyo. And then dito na tayo sa pangatlo. Kung luma na rin yung kadena nyo, luma na yung kadena nyo, syempre hindi na yan yakap na yakap sa rear sprocket o doon sa engine sprocket din, gayon na rin. So mas maganda nyan, kung luma na yung kadena nyo, mas maganda palitan nyo na, kasi kahit anong higpit nyo dyan, pwedeng tumalon pa rin yung kadena nyo pagka hindi na siya yakap na yakap doon sa mga sprocket nyo. Siguro mga lifespan ng kadena dapat yan, mga at least 2 years, 1 year to 2 years, ganun. Depende sa gamit nyo. Depende rin sa bigat ng rider, syempre. Then, ayan, kung magpapalit kayo, mas maganda set na, huwag yung pa isa-isa na sprocket lang o kadena lang. Dapat set na para yakap na yakap ulit siya sa isa't isa. Tulad dito, set na yung pinalit natin dito. And then, ito yung pinakamahalaga na ma-check nyo kung bakit tumatalon yung kadena nyo. All, kunyari, napalitan nyo na lahat, bago na yung kadena nyo. Then, nasa tama naman yung adjustment, pero natatalunan pa rin kayo. Pwedeng ito yung isa sa napakahalagang dahilan kung bakit tumatalon yung kadena. Pagka basag na yung bearing dito sa sprocket hub, tulad na nangyari dito sa motorsiklo na ginagawa natin ngayon. Ito po yung bearing. Basag na, humiwalay na yung mga bulitas. So pagkakalog na yan, gagalaw-galaw na yung ano natin yan. Gagalaw-galaw na yung sprocket hub natin. Then syempre damay itong sprocket. Pag pumapalag yan, pumapalag na rin yung ikot ng kadena. So malaking chance na tatalon talaga siya. Kahit sabihin mong sobrang hapit pa yan, no? Sobrang bago ng kadena mo. Pero kung dito gumagalaw yung bearing mo, pag nakakabit na yan, pumapalag-palag yan. So tatalon at tatalon talaga yan. Kaya pinakamalaga, isa rin to sa mamomonitor natin, tong bearing dito sa sprocket hub. Maano nyo naman yan pag nakakabit yung gulong nyo, pagka ginalaw-galaw nyo ng left and right, kailangan hindi siya gumagalaw. Pwedeng gumagalaw yan ng atras abante dahil gawa ng sa rubber damper, gumagalaw talaga yan ng atras abante. Yan o. Pero yung gumagalaw siya ng kaliwat kanan, hindi po dapat yon. Ibig sabihin nun, sira na yung bearing nyo. Okay. So yun lang yung maibibigay ko sa inyo mga tips mga chapapi sa apat na dahilan kung bakit tumatalon yung kadena ng motorsiklo natin. Ulitin ko sa inyo yung una, maluwag yung tension. Pangalawa, misalignment. Pangatlo, luma na yung kadena nyo, namamaalam na siya, kailangan nyo na ng kapalit. Then, pangapat, yung bearing nyo sa hub, basag na. So, yung apat lang na yun, tatandaan nyo lagi. Pero syempre, yung pag-maintenance ng kadena nyo, napakahalaga nyan, lalo na pagka nag-uulan, kailangan nilulubricate nyo yan at least kada once a week, hindi na masama, or pag nag-uulan, mas madalas talaga. Then syempre yung tamang adjustment, yung tension, kailangan niya, may mamonitor nyo rin yan. So paano, hanggang dito na lang mga chapapi, salamat sa panonood nyo. Sana nakatulong yung sinerg ko sa nyo tungkol sa pag-check up o pag-maintenance itong kadena natin para maiwasan natin yung mga aberya. So paano, ilalapag ko na ang closing ceremony. Sumayon nyo ang kapayapaan, mayo kayo at nang makarami.